sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay May 31 at ngayon po ang kapistahan ng pagbisita ni Maria kay Elizabeth o The Visitation of the Blessed Virgin Mary. At ang ating pong unang pagbasa sa kapistahan ito ay hinango sa aklat ni Sophonias o Zephaniah chapter 3 verses 14 to 18. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ni Yahweh at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan noon ang hari ng Israel, si Yahweh. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan. Gaya ng nagdiriwang sa pista, ililigtas kita sa iyong kasawian upang huwag mo nang maranasan ang kadustaang bunga nito. Ang salita ng Diyos. Muli, isang magandang araw sa inyo at maligayang pagdiriwang ng kapistahan ng pagbisita ng Mahal na Birhen kay Elizabeth. So, kung maalala niyo po ang tagpo, bago po ito ay dinalaw ng anghel si Maria at kung saan ay inanunsyo, no, yung annunciation ng anghel na siya po ay magdadalang tao. No? Binalita din ng anghel na ang kanyang pinsan na si Elizabeth ay 3 buwan ng buntis o 6 na buwan ng buntis at ito ay sa kabila ng kanyang katandaan. Matapos yung tagpo ni Maria at ng anghel, si Maria ay sabi po sa Biblia, no, ay agad na nagtungo sa bahay ni Zechariah at ni Elizabeth at doon ay nanatili siya para paglingkuran si Elizabeth. At maganda rin na iugnay po ito, no? Iugnay sa ating pong narinig na pagbasa mula sa aklat ni Sophonias na itong si Maria ay nagdala ng kaligayahan, no? Yung kaligayahan nasa kanya, yung kaligayahan dulot niya ay ito'y ibinahagi niya kay Elizabeth na kung saan ay malapit ng mga anak. Sa kanyang paglilingkod, nakaramdam si Elizabeth ng kakaibang kaligayahan dahil nga iba na si Maria. Dahil nasa kanya na ang Diyos, nasa kanya na yung salita na magkakatawang tao. Kaya ganun po yung ipinapaalala sa atin, no, na kapag nasa iyo talaga si Kristo, joy, no, kagalakan ang mararamdaman sa iyo. Masaya yung mga taong makakasalamuha mo. Lalo tigit yung mga taong may pinagdaraanan, yung mga taong may problema. Kapag talagang nasa iyo si Kristo, ay gumataan yung kanilang pakiramdam. At ito yung naramdaman ni Elizabeth. Kaya nga, diba, sa tagpong yun, sabi, nang marinig ko pa lang ang iyong bati, ang iyong tinig, pati sanggol sa kanyang tiyan ay nagkagalaw. At nais ko pong ibahagi sa inyo din yung karanasan ko po nung kami ay magpunta sa Israel. Napuntahan po namin yung bahay ni Elizabeth, no, kung saan siya dinalaw at binisita ni Maria. Bahagi po ng mapapanood niyo po ay yung lugar kung saan po nangyari, kung saan po naganap ang pagbisita. So yung bahay po, yung kapilya, yung lugar, ay hayaan niyo po na ibahagi ko po ito sa inyo. Kaya muli po, isang magandang araw sa inyo lahat at pagpalainawa tayong lahat sa tulong ng Birhen Maria.
isa. Usually po yung mga ancient times, kapaglakas sila from Nazareth going to pilgrimage sa Jerusalem, caravan po yan. So yung mga... Saan tayo punta? Sa Enkerem. Enkerem. The Church of the Visitation. Yeah. Okay. Dito binisita ni Elise, ni Mary, si Elizabeth nung siya'y nagdadalang tao. Okay. Pasukin natin. So ito naman daw ang mulberry tree. Ibang version ng Magnificat. Iba't ibang wika. Pero syempre, ando doon ang Tagalog version. Puri sa Panginoon.
Nagpupuri sa pag-ibig.